Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ngayong araw ay naglinis muna ako dito sa ating kubo at nagluto ng ginataang talbos ng kamuting kahoy para sa ating pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. May isang followers na naman na nag-request na magluto daw ako ng ginataang kamuting kahoy. Ang sabi niya dito, kapugi, pa-request naman po. Baka pwede po kayo magluto ng talbos ng kamuting kahoy, gata with sardinas. Kaya atin naman siyang pinagbigyan at nagbukas muna ako dito ng ating radyo para makinig ng drama ang Mr. Romantico. Ngayong umaga ay maglilinis tayo dito dahil yung mga bisita natin daga ay nagparty-party na naman kagabi dito sa ating kubo. Ito na naman ang aming problema dito mga kapugi. Dahil nakaraang buwan hindi naman ito nangyayari. Siguro mga isang linggo na nagkakalat dito ang mga daga at may mga gamit kami dito ang pantrap sa kanila. Kaso hindi na ito umuobra. Kung hindi man ang bubong ng anahaw ang kinakalat nila, minsan naman ay nagdadala sila dito ng iba pang mga dahon at bunga ng sitaw at dinodumihan din nila yung mga gamit natin dito sa ating kubo. Kaya naglilinis tayo dito at sinasabunan yung mga gamit natin sa pagluluto at nag-iisip na ako dito ng paraan kung anong magandang pampuksa dito sa mga daga na wala na nga yung mga pisting hayop na dalawa ang paa at itim ang ulo. Pumalit naman itong mga chikiting na may buntot na mahaba ang uso. Itong natapos na ako dito hugasan ang mga baso at palayok ay tinanggal ko naman itong mga duyan na nakasabit dito sa loob at niligpit na din yung mga damit pantrabaho na ginamit pa ito sa pagkukupra dito ng niyog dito sa bundok. Dito kasi laging nagpapahinga sila biyanan kapag nagkakanggot sila dito sa bundok at ang mga duyan na aking inalis kanina ay inilagay ko lang muna dito sa sulok at ang mga galon na walang laman ay inipong ko lang din dito sa labas. Ang iba niyan ay may mga tubig pang laman at yan din ang ginagamit namin sa pagdidilig ng mga halaman. Tamang lagay lang din dito sa gilid itong chinelas at bota na minsan lang ginagamit at nagwalis na din ng mga kalat itong pisting mga bulilit. Tapos itong karton na sinasapin namin sa pagtulog ay akin naman itong tinupi at inilagay sa gilid para makiskisan ko na itong puwit ng kaldero na singitim ng aking singit. Dahil uling naman yung ating nilulutuan ngayon, kaya pag nalilinisan ko na ito, ay matagal na naman ito mangingitim. Putik lang naman ang ginamit ko dito. Inugasan ko lang muna ito at inalis yung mga putik na nakadikit at sinabunan para maging malinis na ito ulit. Dapat laging malinis itong ating mga gamit para makaiwas tayo sa mga sakit. At sa wakas ay natapos na ako dito sa kakaligkit at kumuha na ako dito ng basket para kumuha na tayo dito ng dahon ng kamuting kahoy. Dito lang tayo kukuha malapit sa ating kubo mga kapugi. Tanim pa namin ito noong nakaraang buwan. Ngayon ay mayabong na at malapit ng magkakalaman. Kung nagtataka kayo, yung talbos ay hindi ko binabalian at kumuha lang ako ng dahon dito na malapit sa pinagtatalbosan. Kapag binali mo kasi ang talbos nito, ay matagal itong umusbong at magkakalaman. At isa pa, trip ko ito, bakit ba? At nung malapit nang mapuno itong basket na aking dala, ay kaagad naman akong bumalik dito sa ating kubo. Kung napansin nyo ay maganda ang dahon ng ating kamuting kahoy dahil ito sa panahon natin ngayon na palaging umuulan. Tingnan nyo naman itong ating kalangitan ay mukhang nagbabadya na naman. Kaya pagdating ko dito sa ating kubo ay naisipan kong dito na sa loob magluluto at nagkuha na ko dito ng planggana, nilagyan ng tubig at ibinuhos dito yung nakuha nating dahon at maugasan na ito para maalis ang mga dumi na nakakapit dito para siguradong malinis itong ating lulutuin mga kapugi. Alam ko bawat lugar ay iba-iba ang proseso ng pagluluto natin ito dahil iba-iba yung ating kinagisnan at pamamaraan, pero kahit ganun paman ay wala na tayong magagawa dyan. Basta kung ano lang yung alam ko ay ibabahagi ko sa inyo at tamang kusot lang tayo dito ng labahan. Di joke lang yung mga kapugi. Kapag lumabas na ang katas ng dahon itong kamuting kahoy at ganito na ang itsura at kulay nito, ay pwede na natin itong pigain dahil mapait itong dahon ng kamuting kahoy, kaya aalisin natin itong katas sa dahon. Pero yung iba talaga hindi naman inaalis yung katas nito, nakadepende na lang talaga sa iyong panlasa. At natapos na ako dito sa kakapiga at naglagay na muna ako dito ng tubig sa palanggana para hugasan ulit ito ng isang beses para mawala yung alat ng asin na nilagay natin kanina. At dito ko lang muna ito inilagay pansamantala dahil tayo ay magsasaing na muna at hugasan muna natin itong Ricardo na gagamitin natin sa pagluluto at naglagay na din tayo dito sa Tupperware ng unang pigang gata at sa hindi katagalan ay naluto na rin itong aking sinaing. Inalis ko lang ito at pinalitan ng kawali, inantay matuyo yung basa at nilagyan ng pangalawang pigang gata at habang di pa ito kumukulo ay naglagay na ako dito ng bawang, isang buong sibuyas, pati na rin itong luya, sinabay ko na din dito yung asin at kasama itong seasoning. Hinalo-halo ko lang ito hanggang sa ito ay kumulo at dito ko na inilagay yung sardinas na ating pangsahog at nung kumulo ulit ito ay inilagay ko na itong dahon ng kamuting kahoy.
At dito ko napagtanto na marami palang dahon itong aking nakuha. Hinalo ko lang ito ng saglit bago takpan. At hinantay ko lang itong matuyo ang sabaw para malagyan na natin ang unang pigang gata. Sinabay ko na din dito yung siligri na may halong siling labuyo para naman may konting sipa at bango ang ating pagkakaluto dito. At tinakpan ko lang muna ulit ito para maluto na ng lubusan ang dahon at para kumunti na ang sabaw nito. At nung malapit na matuyo itong sabaw, ay akin naman kagad itong hinango para hindi na kagad itong tuluyang matuyo. At ganito lang ako magluto ng ginata ang dahon ng kamuting kahoy. Siguradong taob na naman ang kaldero nitong mga kapugi. Kahit na kaning malamig pa yan, tiyak ay ikaw ay mapapalaban. At naghihaw na rin pala ako dito ng tuyo para ipapartner natin dito. Dalawang piraso nito ay okay na isasabay mo dito sa kanin mo parang walang gana. Dahil nakita kong parang hindi naman ito babagsak ang ulan, kaya dito na lang ako kumain sa labas ng ating kubo at nagugas lang ako dito dahil tayo ay magkakamay. Paano mga kapugi, kain po tayo. At sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Vince Sumayang from Abu Dhabi, Dubai. Kay Jeff Hernandez. Kay Bianca Compasion de Ramon. Kay Berhel Encinas de Los Santos na taga Antipolo City. Kay Rain Magno watching from Palmerston North, New Zealand. Kay Cherry Blossom na taga Ordanita, Pangasinan. Kay Niel Sarmiento na taga Balanga, Bataan. Kay Mario Flora Liaban Senior na taga Cavite. Kay Tomador Pili Glorio. Kay Jubilin Sanico Zabudio. Shoutout din sa family Sanico Zabudio from Naga City, Camarinesor. Kay Rara Roy Magataw na taga Bukidnon. Kay Maratis Ladip Rilyama. Kay Mark Tapil na taga Tanay Rizal. Kay Nancy Dasan. Kay Amina Khalid watching from Corfacan, UAE. Kay Michael Dawat. Kay Riz Ira Lim. At shoutout din sa Capistrano and Maris Nabasquez ng Nobaliches. At yun lamang po mga kapugi. Maraming salamat.